ating mga kaibigan Luzon, Visayas at Mindanao, at maging sa ating mga kaibigan OFW. Sa muli po, ako po si Taong Gala kasama si Pinturatos TV. At sa umagang ito, atin pong dinayong ang lugar ng Guadalupe. Dito po makikita ninyo ang samot-saring mga maliliit na mga vendor na nagtitinda. At siyempre, ito din po ang sentro ng sakayan kung saan kayo papunta sa dako roon ng Kamaynilaan. Sa pagkakataon ito mga kaibigan, hindi naman po ito ang sadya, pero samahan niyo ako sapagkat panahon ng politika. Atin pong tutunghayan, aarukin ang damdamin ng mga tao na naririto kung ano sa kanila ang pangalang Francis Leo. Ito po yung napapanahong usapin sapagkat alam naman natin na si Francis Leo ay naging sikat sa larangan ng YouTube. At siyempre bilang isang vlogger, karapatan din po natin na ipaabot sa ating mga subscriber kung ano para sa kanila ang isang Francis Leo Marcos na tumatakbo ngayon sa Senado. Kaya samahan nyo kami sa usaping ito. Magandang morning mga kaibigan sa araw na ito. Mayroon tayong kakausapin na isang nagtitinda ng mga gulay. Kita nyo naman yung paninda niya. Okay, so lalapitan natin at itatanong natin kung kilala niya ang ating pandemic hero Francis Leo Marcos. Good morning guys, good morning. Gusto naman itong hangang buhay mo. Patumal po. Patumal. Oh. Ilang taon na ba kayo nagtitinda ng ganito? 2009. Matagal-tagal na rin, no? Oo. May tanong lang kami kasi nasa Calisorbi tayo. Kilala niyo ba si Francis Leo Marcos? Opo, yung nagsusunog po ng pera. Wow, yun ang pagkakilala. Ano pa, ano pa yung pagkakilala niyo sa kanya? Namibigay ng maraming bigas. Nakasubaybay talaga kayo. Siyempre. No? Oo. Eh kaso hindi kami naaambunan eh. Hindi kayo nabigyan? Oo. Okay, ang tanong ko, sa kabila ng lahat na hindi kayo nabigyan, tatakbo siyang senador ngayon, number 44. Number 4, tatakbo siya. Oo, so tapos, ang tanong ko doon, sa 12 pipiliin natin, may sasama ba natin sa listahan? Wala pa nga akong napili. Wala ka pang napili? Oo, eh buti sinabi mo. Oo. So ibig sabihin ngayon, may sasama ba siya at sinabi ko? Oo, Marcos siya eh. Pakilan naman siya kung sakali doon sa number 1. Number 1? Oo. Ito, pinakamaganda. Kung magkakaroon ng pagkakataon na makausap ko siya, bilang isang nagtitinda ng gulay, opo, anong sasabihin mo sa kanya? Ano, bigyan niya ako ng puhunan para hindi na ako mangutang sa 5-6. Sa 5-6 niyo itong puhunan ninyo? Oo. Eh wala naman kami ibang pagkukuhanan eh. Hindi, parang ang binubuhay mo na lang nito yung may-ari ng 5-6. Ganun na nga po. Ganun na nga po. Kagaya sa akin na nanay ko, nanay ng asawa ko sa Samar, pinapadalhan namin yun doon. Sa Samar ba kaya? Yung asawa ko, Samar. Ako sa Isabela. Ah. Oh, wala kaming ibibigay kapag nanghingi sila ng ano, ng pera, wala silang pambiling bigas. Oh, yun, kami nagbibigay. Kaya, eh may anak din ako. Pinapaaral ako, may pinapagatas ako. Pumunta ako sa Pepsi. What is number one sa'yo na ito? Oh, eh buti nga sinabi niya, hindi ko naman alam na tatakbo siya. Oh. May babatiin po kayo, bumati na po kayo. Ay, huwag na po, nakakaya. Kita mo naman, ang inak pa si nanay na interview, nahiya pa. Okay, buhay na mga kaibigan, nakanarinig nyo ang sabi ni nanay. Kadalasan, ito yung talagang nakikita natin na tunog ng mga maliliit na mga vendor. Mula pa nung tayo nag-ikot sa baklaran, hanggang sa naikutan na natin at na-interview.
ang ilan sa mga maliliit na mga negosyante, katulad nila, kadalasan pagsasayos ang kanilang pundo dahil ang kanilang puhunan ay hiram lang sa laban ng 5-6. Sundan nyo kami, mga ibigan. Marami pa tayong pag-uusapan. Dito lang, sa ating channel. So, mga kaibigan, ito naman si Tatay Rodel. Ganito din ang hanap buhay niya. Isa din nagtitinda ng mga prutas at mga gulay, no, dito sa Guadalupe. Kaya magandang umaga, Tatay Rodel. Kumusta naman po kayo? Umaga po. Kumusta naman yung hanap buhay natin? Okay, matumal naman, matumal. Matumal, ano? Buti nga, medyo bumaba na tayo. Nag-level 1 na tayo ngayon, no? At least, medyo maluwag-luwag din ng konti. Okay, itatanong ko lang sana sa iyo, Taya. Kilala niyo po ba si Francis Leo Marcos? Ah, kilala po. Ano mong pagkakilala niyo sa kanya? Nagbibigay ang mga bigat dati na matami sa balitaan. Aha, okay. So ngayon po kasi tatakbo siyang senador, number 44, ang numero niya. 12 naman yung senador na pipiliin natin kung sakali pang ilan kaya siya sa puso mo. Pang 12 na lang. Pang 12? Oo. So, pasok naman siya dun. Oo, pasok naman siya. Okay. Bakit pang 12? Hindi pa lang pag-isipan lahat. Kaming iboboto natin. Oo. So, wala ka pang naisip, pero at least sa ngayon siya ay pang-12 para sa'yo. Okay. So, kung magkakaroon ng pagkakataon na makakausap mo siya, bilang nagtitinda, anong sasabihin mo sa kanya? Magsasabihin ko. Kumustahin. Kumustahin. Pangailangan namin na nagtitinda. Oo. Lang. Okay. Pero may re-recommend mo naman siya sa mga kapitbahay at kaibigan na ito. Oo. May babatiin kayo? Bati na matay. Wala na. Wala na. Kapamilya lang. Okay. So yun po, mga kaibigan, si Tate Rodel. Ganun pa rin ang kanyang sinasabi kung magkaroon ng pagkakataon na makausap. Si Francis Leo Marcos, wala pa rin siyang labang sasabihin. Kundi ang mapagtuunan ang kanilang negosyo na sana sila'y mapagbigyan, maliliit na entrepreneur, mga maninda, ang kanilang pampuhunan. So, ayan mga kaibigan, ngayon naman matapos na nagbebenta ng mga gulay-gulay at mga paninda, tayo naman ay titingnan ang tunog at damdamin ng mga transportation. Ito po yung tricycle dito sa Guadalupe. May nakita tayong driver. Good morning, sir. Ano hong tuda ito, sir? Epituda po. Epituda. So, kumusta naman yung pasada natin ngayon? Medyo matumal. Matumal? Oo. Okay, sir. Kilala niyo po ba si Francis Leo Marcos? Kilala, boss. Dami ko pinapanood yung mga vlog niya eh. Okay. Ano hong pagkakilala niyo sa kanya? Mabait po siya, tsaka marami siya natutulungan. Natutulungan? O kaso medyo marami lang ang nanirat. Alam mo naman yun, hindi makawala. Okay. Kuya, ang isang tanong ko kasi tatakbo siya ng senador na number 44. 12 yung pipiliin natin. Ayun, may sumakay na kay kuya. Pero isasama mo ba? Oo, sama. Sama na. O, ingat kuya, nakaroon na ng pasero si kuya. Hindi na natin matapos. Salamat kuya, enemy ha. Thank you so much. Ingat, ingat. Taong gala po ha. Panalar natin yan. Oo. Thank you. So ayan mga kaibigan, napakabilis na po naman ang sakay dito, kaya medyo hindi natin nakunan si kuya. Pero dulo sa dulo, hanap po tayo. Titingnan natin yung mayroon pagkakita. Yung mga bandang dulo-dulo ng konti. Kuya, pwedeng masama ka kuya sa ano, dito tayo. Kilala niyo po ba si Francis Leo Marcos kuya? Siyempre. Ano ang pagkakilala niyo? Yung laging nangangasa. Sa kilala ko yan. Kilala niyo? Oo. Okay. Ngayon ho kasi tatakbong senador number 44 kung sakali ba isasama mo sa listahan. Oo. Matapang na nga tao yan. Matapang na tao? Oo. Kung magkakaroon na... Pinabanggaan niya lahat kung kahit sino. Ay, tama ho kayo. Kung magkakaroon na pagkakataon na magkaharap kayo, anong nasabihin niyo? Salamat ho. At tatakbo kayo. Marami nang babangga sa mga taong mga hindi ka dapat na nakaupo. Bukoya. Kung may babatingin kayo, bumati na ho kayo. Okay lang po. Okay lang. Pangalan po tayo kung okay lang.
Jeprox po. Jeprox? Okay. Talagang Jeprox na Jeprox si Tatoy Jeprox. At nakita nyo naman yung kanyang mga sagot. Talagang kilalang kilala niya. Ayan. So, ayan mo mga kaibigan yung tunog ng mga tricycle dito. Maghahanap tayo pa dito sa Luro. Itang tayo. Si Tatoy na sa atin. Ano tayo pwede bang ma-interview? Ayan, si anong pangalan ho? Michael Mike. Kuya Mike, matanong ko lang, kilala niyo po ba si Francis Leo Marcos? Ano hong pagkakilala niyo sa kanya? Siya yung sa Facebook, yung tumutulong yung ano. Ngayon ang tanong ko lang, kasi tatakbo siyang senador, no, number 44. Labing dalawa naman pipiliin natin, pwede ba siyang may sama sa listahan mo? Pwede, kasi gusto ko palitin lahat. Wow, pangilan ho, pangilan kung sakali. Kahit pangilan, basta makasama, di ba? Basta makasama. Kung magkaroon ng pagkakataon na makausap mo siya, anong sasabihin mo sa kanya bilang tricycle driver? Di, support na lang para sa pilahan. Kumbaga, yung... Siyempre, yung mga ano... Kahit ano, kung ano may tutulong niya. Kung may tutulong niya para po sa inyo. Okay, may babatiin po ba tayo? Okay na. So maraming salamat, ha. So mga kaibigan, ganun pa rin po. Sabi ni Kuya, kung magkaroon ng pagkakataon na makausap siya, ganun pa rin. Ang hiling nila, mapagbigyan kung paano mapapaunlad itong kanilang hanap buhay bilang tricycle driver. So, samahan nyo kami, kasama ko si Pinturados at kami mag-iikot pa. Nandito kami sa Guadalupe. Ngayon naman po ay nandito naman tayo. Ang kakausapin naman natin itong mga nagtitinda ng kung ano-ano, sari-sari, damit at mga sapatos dito sa Guadalupe. Actually may nakita tayo nagtitinda ng kape. Magkano po ang kape, inay? 13. Wala na kape. Wala na, ubus na. Napaka-benta ng kape. Ano ang pangalan? Good morning ho. Anong pangalan? Luan. Luan Campos. Ate Ruan, kilala niyo po ba si Francis Leo Marcos? Kilala. Ano pong pagkakakilala niyo sa kanya? Namimigay ng bigas. Ng bigas? Okay. Kilala ko lang sa YouTube. Oo, okay lang yun ho yun. Kaya kung sa YouTube man, at least may idea kayo. Ang itatanong ko kasi namin, tatakbo siya senador, number 44, no? 12 naman ang pipiliin natin. Kung sakali, mapipili ba siya sa listahan kung may sasama? Oo, mabait ko lang siya eh. Okay, bang ilan ho kaya? Hindi ko lang din alam. Basta ikasama sa listahan. Okay, kung magkakaroon ng pagkakataon na kaharap mo siya bilang isang vendor ng titinda, anong sasabihin mo sa kanya? Sa kanya? Oo. Wala akong sasabihin. Wala akong sasabihin. May babatiin tayo? Wala rin. Okay na yun. Okay mga kaibigan, medyo mahihain lang si Ate Ruan. Pero ganun pa man, sabi niya, maisasama sa listahan. At nakilala lang niya si Idol Francis Leo Marcos doon po sa Facebook. Okay, so hanap pa tayo ng iba. Tara! Tanong lang tayo, ako po pala si Taong Gala. Ano po? Kami po yung nagkakandisurvey. Isang vlogger din po ako. Pero sana akong itatanong kung kilala niyo po si Francis Leo Marcos. Oo naman, siyempre. Anong pagkakilala niyo sa kanya? Siya yung mayabang siya, di ba? Pero siya yung marunong tumulong sa mga mahirap. Yun ang pagkakilala niyo. Sige, ako naman na itatanong. Kasi ngayon po naman ay panahon ng politika. At siya yung tatakbo, number 44 sa Senado. Ano? So, sa 12 senador na ating pipiliin, may ipapasok ba siya sa listahan mo? Siyempre naman, ang dami niya natulungan eh, di ba? Lalo na nung panahon ng pandemic. Kahit na hindi niya ako natulungan, o isa sa mga nabigyan niya, pero doon sa mga napapanood ko, siyempre yung na-address ko siya. Kasi sa mga sinasabi niya lagi na, yung mga senador nga, may mga pera, may mayaman. Pero isa siya sa mayaman, di ba? Pero marunong siyang tumulong sa mahihirap. Yun. Kung magkakaroon ng pagkakataon na magkaharap mo siya bilang isang vendor, anong sasabihin mo sa kanya?
nagpapasalamat sa kanya. Kasi... sa mga ginawa niya? Sa mga ginawa niya, pagtulong sa mga katulad namin mahihirap. Kahit hindi kayo nakatanggap, ha? Kahit hindi niya po ako nabigyan, no, isa sa mga natulungan, isa sa mga natulungan niya na panood ko. Masaya na kayo? Masaya na. May babatiin kayo, Nay? Oo. Oh. Ay, wala naman. Ano ang uli pangalan, Nay? Emma Pustillo po. Emma? Emma. Sa mga kaibigan, si Nanay Emma, napakagandang punto na gusto lang natin linawin. Hindi siya natulungan, hindi siya nakatanggap ng tulong, pero masaya siya. Base sa kanyang nakita na may isang taong lumitaw noong panahon ng pandemya at tumulong sa mga mahihirap. Ito ang dahilan kung bakit sabi ni Nanay may kukonsidera at may sasama niya sa listahan doon sa panlabindalawa. Salamat. Kaibigan, ang ating pong kakapanayamin ay isang nagtitinda ng sampagita. Ito po si ating magandang umaga. Good morning. Good morning po. Ano ang pangalan, te? Cristina Velasco. Cristina? Okay. Si Cristina, itatanong ko lang sana kung kilala niyo po si Francis Leo Marcos. Opo, yung lover po. Lover. Ano ang pagkakakilala niyo sa kanya? Ano naman po siya, di ba? Yung matulog po ng pandemic. Oo, oo. Kilala naman po siya. Kaya ako siya na itatanong sa iyo kasi sa ngayon po tumatakbo siyang senador number 44. So 12 naman ang pipiliin natin kung sakali ba doon sa 12 ay may sasama natin sa listahan. Possible. Pwede. Oh. Pang ilan naman kaya? So nasa 8. Pang 8. Bakit pang 8? Undecided pa yung 6 eh. Undecided pa yung 6. Pero curious lang ako kung sakali pang 8 siya. Sino naman kaya yung number 1 mo? Si Rapi Tulpo. Okay. So, kung magkakaroon naman ng pagkakataon na makaharap mo siya bilang isang sampagita bentor, anong sasabihin mo sa kanya? Ano po? Tulungan po kami sa pagtinda. Tulungan? Tulungan. Kasi ang hirap po eh. Ngayon lalo pandemic po. Hirap po ng buhay po. Lalo, ano to? Inuutang niya lang? Yung iba po. Tapos yung ibang pangangailangan tulad ko. May sakit isa ako. Ganun. Ilang bang anak mo? 2 po. Anong trabaho ni Kuya? Nasawa ko po. Oh. Daycare po. Dati po akong call center, kaya hindi ako makapasok kasi may sakit kasi. Hindi ako makapagtrabaho ng diretso kasi may sakit. Eto, tumutulong. Sa nanay ko po, tumaano lang ako eh. Tumutulong. So, ayan po ate ha. Maraming salamat sa pagpapaunlak. So, ayan po si Ate Cristina, isang vendor ng sampagita. At tulad ng sinabi niya, may isasama niya doon sa 12. Si Francis Leo Marcos. So yan mga kaibigan, ngayon naman po ay lumipat po tayo. Nabubulol na po ako. Lumipat po tayo mga kaibigan dito naman sa mga nagtitinda ng quick, mga kakanin, ika nga, na makikita dito lang sa Guadalupe. Ayan, at kasama natin si ate. Anong pangalan natin? Good morning. Dimple. So, Dimple po. Dimple, Ate Dimple. Okay. Kumusta naman ang hanap buhay na ganito? Okay naman po. Okay. Kilala niyo po ba si Francis Leo Marcos? Okay. Anong pagkakilala ninyo? Ano po siya? Pero sa akin po, mas okay po siya maging ano. Oo. Siya po yung gusto ko boto. Itong darating na botohan. Okay. Ngayon, Ate. Oo, tumatakbo siya kasing senator number 44, no? Kung sakali man, may isasama pa sa listahan mo sa 12. Pang ilan naman kaya? Pang 2. Siguro mga panglima. Panglima? O bakit panglima? Kasi meron akong 5 birthday. Oo, curious lang ako. Since panglima siya, sino na naman kaya yung number 1 mo? Number 1, sino kaya? Ano yun? Hindi, okay lang kung sakali. Hindi panlima siya. Di sino naman yung number 1 na napipili mo? Wala kasi kalaban niya lang. Hindi, wala naman kalaban doon natin. Okay lang, nasa survey tayo. Walang problema tayo. Sino number 1? Sino? Tulpo? Opo, si... Rapi? Oh, Rapi Tulpo. Okay. So, Rapi Tulpo number 1, pero pasok sa number 5, mga kaibigan, si Francis Leo Marcos. Kung magkakaroon naman pagkakataon na makaharap mo siya, bilang nagtitinda ng ganitong klaseng mga paninda, anong sasabihin mo sa kanya?
Nahiya ka. So, ibig sabihin pag nakaharap mo siya, mahihiya ka na. Ang lupit naman ni ate, oh. So, ganun po mga kaibigan. Pag nakaharap daw siya, medyo nahihiya, mahihiya siya. Sabagay nga naman, di ba? Pero at least, ang sabi ni ate, ay, pasok siya sa panlima. One last wish yun, ate. Baka may babatingin kayo. Bumati na po kayo. At ang minamatingin ko yung mga aming marites. Aming bahay namin, mga marites. Pero lalo sa pamilya ko. So ayan, binabati niya yung mga Marites, Marisol, Marites, Marisol, Maribit na kanyang mga kapitbahay daw. Napakalupit ni ate. Pero anyway, ate, napasaya mo ko ha doon sa mga sinabi mo. Thank you so much sa magpapaulang. Ayan, maraming maraming salamat. Kaibigan, sa pagkakataong ito, ang atin naman tatanungin ay nagtitinda ng mga, ano ba ito, lugaw o pares ate? Pares. Pares, pares. Kumusta naman ang bentahan ng mga pares? So mga kaibigan, kung usapang pares dito, ayan po, Alaysa Parisan. Alaysa Parisan, ayan. At saka Paris Mami, andyan po rin po si Paris Daddy. Kasama din po niya. Bolalo number 5, mayroon sila mata, otak ng baka. Dito, kompleto na. Cassandra. Yes. Uy, ang ganda pangalan. Okay. Ate, kilala niyo po ba si Francis Leo Marcos? Yes po. Ano ang pagkakilala ninyo? Nakikita ko siya sa TV. Tumatakbo siya bilang isang senator. Oo. So, ngayon po, dahil alam niyo, tumatakbo siya, no? Ang tanong ko lang, ho, may sasama ba sa listahan, sa 12 listahan na kailangan? Pangilan kaya? Pangatlo. Pangatlo. Alright. Kung magkakaroon ng pagkakataon na makilala mo siya, kung makaharap mo siya, bilang isang nagtitinda ng pares, anong sasabihin mo sa kanya? Sana... Sana pag, ano po, pag nanalo po kayo bilang isang senator ay balikan niyo din po ang mga vendor at sana ay maging, ano pa po, maging maayos pa po yung proseso, hindi po yung bigla-bigla na lang papahalisin ang hindi po pinapanood. Napapalis kayo rito, ate? Hindi naman. Ano? Yung iba lang po. Yes. So, atas kayo may permit naman naman. Yes. So, ayan po mga kaibigan, si Casino at nagtitinda dito ng Paris dito sa Guadalupe. At talaga naman na kung Paris ang pag-uusapan, dayuhin nyo ang kanyang pwesta. Thank you so much, Tia. Maraming salamat. Pasukin natin itong tindahan. Kung saan makikita natin yung mga panel dito sa Amudari. Good morning, kuya! Magandang umaga. Ako po si Taong Gala. Nasa Calle Sorbi po kayo. Pwede po bang malaman pangalan? Jeep po, Jeep. Ayan, Kuya Jeep. Itatanong ko lang sana kung kilala niyo si Francis Leo Matos. Nakikita ko yan sana sa YouTube. Oo, oo. Nakikita ko yan. Ano kung pagkakilala niyo sa kanya? Hindi ko pa masyado kasi ano siya eh, kilala eh. Pero yung pagkakalam nyo lang sa kanya? Yung ano, namimigay ng mga bigas, tumutulong sa mga tao. Sa mga nung tao? Pandemic. Nung pandemic? Oo. Tama po, at saka hanggang sa ngayon po ay patuloy pa rin po ang kanyang pagtulong. Ano? At sa ngayon po ay tumatakbo siyang senador number 44. 12 ang kailangan natin, no? Yun po sana yung itatanong ko sa iyo kung sakali may sasama ba sa listahan mo? Walang problema yan, sir. Okay. Kasi ilan nakakatulong naman siya eh. Pang ilan naman kaya? Kahit una, okay lang naman, di ba? Number 1. Oo.
Kasi ang laki nang naitulong niya nung pandemic niyan eh. Daming nabigyan na mga mahihirap ng bigas. Yung mga nangangailangan talagang natulungan niya. Okay. So kung magkakaroon naman ng pagkakataon na magkaharap kayo, anong sasabihin mo sa kanya? Kumusta lang siya. Kumusta? Ganun lang. Kasi nakakahiya naman eh. Siyempre hindi natin ano siya eh. Pero malaking na itulong ng tao na yun, alam ko. Kasi sakong-sakong bigas yung pinamimigay niya eh. May re-recommenda mo ba sa mga kapag-anak, kaibigan mo? Problema yan, sir. Maraming salamat, sir. Thank you so much po. Okay. Thank you. Maraming salamat. So, ayun mga kaibigan, si sir, eh, talagang kilala niya. Pero although hindi man personal, sa Facebook lang siya nagkakilala at sa YouTube. Pero alam niya at nasubaybayan niya ang kwento na isang Francis Leo Marcos na namigay ng bigas noong panahon ng pandemya hanggang sa kasalukuyan. So, lipat tayo sa isa. Ayun, dito, si... Good morning. Anong pangalan ko yan? Francis po. Francis? Oh, what a coincidence. Francis din siya. Taga-supporto ko talaga ako ni Bongbong Marcos. Ah, BBM. Oo, ayun. Oh. BBM talaga. Unit eh. So, ngayon naman kuya, ang itatanong ko naman sa'yo, kilala niyo si Francis Leo Marcos? Opo. Anong pagkaalam naman sa kanya? Ano naman? Yung, ano, mabait, tapos matulungin po. Okay. So, sa ngayon kasi tumatakbo siyang senador, number 44. May isasama mo ba siya sa listahan? Opo, number 1 po yun talaga sa akin. Number 1. So, bakit number 1? Gusto ko na po ano eh, mabago yung sistema ng ano, ng parang ito, gobyerno. Ng gobyerno. So, para bang ibig sabihin nun, dahil ang president mo, BBM, naging madali sa'yo piliin din ng San Francisco Leo Marcos sa Senado, parang ganun. Opo. Kung magkakaroon ng pagkakataon na makaharap mo siya, ano sasabihin mo? Ano po, babati lang po yung mga ano. Babatiin mo lang po. Okay, so... So, kung sakali man, may papa, ano po ba, may papamahagi or may papakilala mo sa mga kaibigan? Opo, puro kami, ano, pamilya namin, BBM. Lahat kami. Nung nakaraan, nandun kasi kami sa, ano, sa may pantrangko. Nandun kami, supporters kami. Baka may babatiin niyo, kaya? Wala na po. Okay. Anong pangalan ni kaya? Francis po, Francis. Okay. So, mga kaibigan, si Kuya Francis, solid BBM po sila. Kaya ho, naging madali sa kanya kung paano may papasok ang isang Francis Leo Marcos sa Senado. So, parang dahil Marcos yung presidente niya, dapat lang may pasok din ang isang Marcos doon sa pagiging senador. Yun doon yung sabi niya. Okay? Thank you, Kuya. Salamat. Kaya, thank you. Thank you. Salamat. So maganda, ay ano ba, talong ko, eto po, magandang umaga mga kaibigan, kaya ko puhawak yung talong, mayroon pong nagtitinda dito ng talong, na siya po natin kakausapin, naging microphone ako pa yung talong, pero tara na, samahan niyo ako, ayan, good morning tay, ano hong pangalan tay, kung okay lang? Ako po? Opo. Roberto Abrera po. Ano pa? Roberto Abrera. Roberto, ako po si Taong Gala at kasama ko si Pintorados, kami po yung mga vlogger, ano? Ang layunin lamang po natin dyan ay malaman mula po sa inyo kasi mahalaga po yung usaping pampolitika. Ano po? Okay. Kilala niyo po ba si Francis Leo Marcos? Abay, oo naman. Ano ang pagkakilala ninyo sa kanya? Ay, mabayto yan, mga magulang on yan. Uh-huh. Ako yung 1970, wala ko namulat po sa kanila. Opo. Walang ginawa ko yung masama sa kanila. Walang nagawa ko masama yan. Maganda ko yung pamilya ko yan. Okay. Ngayon po kasi tayo, tumatakbo siyang senador number 44. May sasama mo ba sa listahan bilang senador? Number 1 ko yun. Number 1? Oo. Okay. O, bakit number 1? Ay, masarap sa puso ko siya eh. Nasa puso ko siya. Nasa puso? Ayan. Kung magkakaroon ng pagkakataon na makaharap mo siya, bilang nagtitinda ng mga talong, ganitong bentor, anong sasabihin mo sa kanya? Ay, wala na po akong magpapas sa kanya. Basta ako'y nabubuhay ng mahalagang tahimik. Tahimik at masaya kayo na nakikita siyang tumutulong, parang gano'n. Opo. Okay. May babatiin kayo tayo? Ay, wala na po. Parang babatiin ko lang ay sana'y manalo siya. Yung malaki sa amin. Magkano naman po ang ganyang klaseng ang talong? Magkano na po ang bentahan niya? 20 po. So, ayan po mga kaibigan, si Tatay Roberto dito po sa Guadalupe. Pag-usaping talong, hanapin nyo lang po si Tatay Roberto. Napakaganda po ng kanyang mga tindang talong. Ayun, no? Okay. So, tuloy-tuloy po tayo sa paghahanap, mga kaibigan, kasama si Pintorados TV. Tara, let's go!
mga kaibigan, magandang morning. Ngayon naman po, ang ating pong kakausapin at kapapanemin ay nagtitinda ng mga mais dito sa Guadalupe. Mais, saging, kamuti. Kamusta naman po ang tindang ganito, ate? Ano, matumal pa sa ngayon kasi pandemic. Ano kong pangalan? No. Ikaw, ano kong pangalan mo? Laisa ho. Laisa. Ate Laisa, may tanong ko lang sa iyo. Kilala niyo po ba si Francis Leo Marcos? Oo, kilala ko. Anong pagkakakilala niyo sa kanya? Siya yung ano, nangunan mo ng manggising ng mga taong bayan siya unang-unang natin tumutulong ng lockdown. Oo. Namibigay siya ng ano, bigas. Okay. Kaya ako itatanong sa iyo kasi tumatakbo siyang senator number 44 sa ngayon. So, 12 senator ang pipiliin natin. Pag ilan kaya sa, para sa iyo? Sino? Sa 12, pang ilan kaya sa'yo? Si Francis? Opo. Eh, siyempre, number 1 yun. Ay lang na tumulong ng lockdown eh. Number 1? Oh. Okay, kung magkakaroon ng pagkakataon na makausap mo at makilala, makausap mo siya harapan sa ganitong sitwasyon na nagtitinda kayo, ano kung sabihin mo? Ay lang, hindi ko pa maano. Nabigla kasi. Okay. Sige, ito na lang. Baka may, may babatay kayo. Sikat na yung maes mo. Wala naman. Wala na. Maraming salamat, ate. Hati, kasama sa pagpapaunlak. Sige. Ngayon, mga kaibigan, medyo lalakasan lang natin kasi may ano ha, may background audio sa kabila. Baka masipiyar tayo. Pero talaga naman, sabi naman nila, ay sasama nila at number one para kay ate, ang isang Francis Leo Marcos. Nandito tayo sa Tuda. Ano hong Tuda ito, ate? Matuda. Matuda. Makati. Guadalupe, Nuevo. Guadalupe, Nuevo. Eh, ano hong pangalan na? Ako? Opo. Maria Pe. Perry. Perry. Nag-isip pa si Perry, Perry. Ano ho ba talaga ang pangalan? Kung kuya o ate, ano? Perry. Okay. Tanong ko lang, kilala niyo po ba si Francis Leo? Oo. Ano hong pagkakilala ninyo? Hindi ba nung kapanahonan ng mga lockdown yung nagbigaya ng bigas? Oo, tama ho ba? E ngayon kasi tatakbo siyang senador number 44, no? Labindalawang senador naman ang pipiliin natin. So, may sasama ba siya sa listahan? Ay, ano? Labindalawa, pipiliin natin. Pag Marcos talaga, bakit hindi? Oh, Marcos talaga, kahit kasama. Oh. Ang sarap nang itinig. Hindi ate, nang pagkakataon. Eh, pero kung magkaroon ng pagkakataon na makilala mo siya, harapan, anong sasabihin mo sa kanya? Aba, gagalang ko talaga siya. Gagalang? Oo, na katulad yan na tumakbo siya ng bilang senador. Oo. Sa Pilipinas. Aba, kaanuhan namin yun. Lalo pa pang nanalo. Oo. Palagay ko mananalo rin siguro ito. Marcos eh. Talaga ang ganda lang ito. Talaga ni Marcos, ate. Talaga sobrang sobrang positive. No? Napapasaya tayo. Pinangunan na si Bumbong. So ibig mo sabihin na Bumbong ang presidente ninyo. Siyempre dapat pa yung senador din dapat na. Waray po ako. Waray. Asan niyo sa Waray? Tacloban po. Ang ganda. Waray-waray liwat ako. Para sa ito Waray. Taga-Norte man ako. Taga-Norte Samar. Sa akong tatay. Ah, ay, sige. Oo. Tatay, so, Katarman. Ngayon na, batiin nyo yung mga toga natin para masama naman sa ating vlog. O, kanina pa. Hoy, kumusta kayo mga toga? Ngayon. Andito yung kay, ano, kay Marcos. Sa BBM tayo. Oo, oh, basta BBM. BBM. Basta isama mo natin po si Francis Leo. Leo. Yung thank you so much, Nay. Maraming salamat, ha. Maraming salamat. So, yan po mga kaibigan, dito po sa Matuda, Makati. Ito po yung bilahan dito na kung saan mapalad tayo kasi maraming mga waray din tayo nakilala. At syempre, ayon sa kanila, kasama sa tunog, ang isang Francis Leo Marcos sa darating na halalan. Maraming maraming salamat. Thank you.
So ayun mga kaibigan, good morning. Ngayon naman po ay nandito tayo sa isang nagtitinda ng mga gulay. Good morning kuya, anong pangalan? Rafael Alagbay po sir. Rafael? Yes sir, good morning po. Good morning, ako si Taong Gala, kasama ko si Pentorado. Yes sir. Nasa Calisorbi po tayo, itatanong ko lang sir, kilala niyo po ba si Francis Leo Marcos? Opo sir. Anong pagkakilala po ninyo? Nakilala ko po sa dahil sa na-viral po siya sa isang compound ng kumpanya niya. Oho, oho. Na puro mayayaman yung kasama niya sa isang compound. Oho. Sa subdivision. Kaya doon siya sumikat at nakilala ko siya na matulungin, nagbibigay ng mga bigas sa mga taong naghihirap nung unang pandemic po, sir. Alright. So, tama ho yung inyong pagkakabigay na information. Ang isang tanong ko lang, kuya, kasi tatakbo siya senador, no? Number 44. Yes, sir. 12 senador naman ang pipiliin natin. Kung sakali, doon sa 12, pag ilan kaya siya? Para sa'yo. Pang-apat. Pang-apat? Bakit pang-apat? Ay na papansin namin yung pagtutulong sa mga tao, nabibigay siya ng bigas at matulungin at sa kinakalampagan yung ibang mayayaman na nagsasariling kan lang po. Mga nagkikibit balikat lang. Kikibit balikat lang. Siya po ay kinakalampagan yung mga tao. Uh-huh. At na-viral po siya sa mga tauhan na gwardiya at sa mga katulong ng ibang kasambahan niya sa subdivision po sir. Okay. Ito sir, kung magkakaroon naman ng pagkakataon, pagpalagay natin, nakita mo siya harapan, nagkaharap kayo, anong sasabihin mo sa kanya? Kwan, sana matupad niyo yung pangarap na maging senador at saka makatulong sa mga taong naghihirap. At sa yung pinakita yung na-viral sa video, sana matutunan lahat yung nagawa niya. May pagpatuloy. May pagpatuloy niya. Yes. Sana yung ikatotohanan lahat po, hindi lang sa video. Oo. Sa personal or, sana. Okay. So, sa ngayon na... baka may babatiin kayo, gusto niyo batiin ito? Binabati ko pala yung mga anak ko dyan sa Capiz, sa probinsya. So, dito na ako naka-live. Sana all. Yun, oh! Sana lahat, patulungan sa... sana masuportan niyo po si Marcos sa pagkatakbo sa senador. Number 44 po siya sa... sa Balota. Sa Balota. So, sana yun lang po. Panalangin ko na manalo siya. Ilonggo ko kayo? Ilonggo. Ah, I see. So, ayaw po mga kapatid, si Tatay Rafael. Napakaliwanag po na kanya. Alias Rapitol po. Alias Rapitol po daw. Napakaliwanag po na kanya mga sinabi. Opo. Actually, yung mga statement niya, tunay nga na nasubaybayan niya ang kwento na isang Francis Leo Marcos mula sa umpisa. Okay. Marcos, maraming salamat, ha. Salamat. Thank you so much. Ito palindan namin. Baka matulungan yung dagdagan ng gulay namin. Oo nga, no. Baka matagdagan pa yung suporta para mapalago pa ng marami. Okay, so let's go. Salamat po, sir. Hanap pa tayo ng iba. Kaibigan, good morning. Ngayon naman po ay may nakakita tayong mga paninda. Ayan, napakamura ho ng saging, ano dito, mangga, hinog. Ayan, 50 kalahate. Meron lakatan, 25 kalahate. At ito ay pagmamayari ni Ate, ano ho pangalan natin? Ann? Si Ate Ann, siya po ang may-ari ng tindahan na ito. Good morning po, ako po si Taong Gala, kasama ko po si Pintorados. Ayan, tanong ko lang, Tay, kilala niyo po ba si Francis Leo Marcos? Ano po pagkakilala niyo sa kanya? Matulungin. Mabait. Okay. So, ngayon po kasi tumatakbo siyang senador, number 44. Ano po? 12 naman ang pipiliin natin. May papasok ba siya sa 12 para sa'yo? Pang ilan po kaya? Una. O bakit una? Dahil maano siya. Dahil maano naman siya magkani. Matulungin. Matulungin siya magpagani. Okay. So kung magkakaroon ng pagkakataon na makaharap mo siya, anong sasabihin niyo bilang nagtitinda ng ganito? Sana maging maayos ng pagtitinda. At bumalik na sa dating ano. Matumal bang ano ngayon? Okay. So may babatiin kayo ate? So yung mga kaibigan si ate, medyo mahihayin ano, pero paliwanag po yung kanyang pagkasabi, number one para sa kanya. At sana, sabi niya, ay mabigyan pansin itong mga maliliit na mga vendor na katulad nila, kung sakali man. Maraming salamat. So wait na mga kaibigan, maganda umaga. At ngayon naman po ay nandito si nanay. Ano hong pangalan ay? Good morning. Sinayda. Ano po? Sinayda. 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 Si Nanay, si Naida. Ayan, ilapit-lapit lang siguro natin. Medyo maliit ang boses ni Nanay.
Okay, dahil kilala niyo po ba si Francis Leo Marcos? Ano ang pagkakilala niyo sa kanya? Matulungin. Napapanood niyo sa YouTube. Okay. Ang tanong ko kasi sa inyo, tatakbo siyang senador la, number 44. So 12 ang pipiliin natin senador. Mapipili niyo ba siya doon sa 12? Pang ilan naman po kaya? Sa senador po, mga pangatlo. Pangatlo. Okay. Kung magkakaroon ng pagkakataon na kaharap mo siya, anong sasabihin mo sa kanya bilang isang nagtitinda, isang vendor? Wala lang po. Wala nang sasabihin. Meron pa ba kayong babatiin? One last question ay, mairerekomenda mo ba sa mga kamag-anak at kaibigan ang isang Francis Leo Marcos? Nakalaki naman po kami yung Lord sa Diyos. Maraming salamat. Napapanood. Maraming salamat, Ate Sineda. No? So, ayaw po mga kaibigan si Ate Sineda. Napapanood naman. Updated siya sa mga pangyayari kay Francis Leo Marcos. At may isasama daw niya sa kanyang listahan ngayong darating na alala. Narinig at inyong natunghayaan kung ano yung mga sinabi at tunog ng mga tao dito sa Guadalupe patungkol po sa isang Francis Leo Marcos na ngayon po ay tumatakbo bilang senador, number 44 sa Senado. Maliwanag po yung kanyang mga sinabi at sana po ay nagustuhan ninyo itong ating pong vlog patungkol po sa kanyang kalisorbit. Tandaan po natin, napakahalagang usapin po ang politika sapagkat nakasalalay dito kung sino ang ilalagay natin na maghahawak ng renda ng politika sa ating gobyerno. Sa muli po, ako po si Taong Gala at siyempre kasawa ko si Pentorados. Shoutout nga pala sa ating mga FLM kapamilya, kapamilya dyan. Siyempre ang ating Tutoy Bibo Nation, si Tutoy Bibo ng New Zealand, at of course ang ating pong Gagamba Attackers at sa lahat ng ating mga followers na nandyan. Miga-miga love shoutout po sa inyo. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik sa ating patuloy na Kalji Serye dito lang sa Taong Gala Channel.